Ingat po. Ingat. Hey, ladies and gentlemen, buhay na naman ang Galawang Gumogi Bike Ventures. At para sa ating intro ngayon, nandito na ako sa may gawing La Puente Santa Rosa. So almost 41 minutes na yung ano natin, yung padjak natin, continuous padjak, and 11.20 kilometers na. So magkaalas 7 na, at nakasama ko ngayon si Gian. Hindi namin alam kung sasama ba si MJ or si Axel or yung iba pang nandun sa GC, pero mukhang tinatanghali na kami. So sabi ko naman, kakayanin ba natin Gian? Kakayanin ba natin makarating dun sa Villaronte Farm? Sabi niya, kakayanin naman daw. So parang magde-date na lang kami ni Gian ngayon papunta dun. So ayan, kung ano pa yung mga kaganapan along the way hanggang makapunta kami sa Villaronte Farm, panoorin nyo na muna to. And ayan, buhay na buhay ang Galawang Gupogi. Dadalawa lang kami ngayon, matira matibay. Okay, so let's do this. Alright, ladies and gentlemen, so makaka-flex, kakayanin naman daw namin dalawa ni Gian. So yan ang Galawang Gupogi Bike Ventures natin, no? Mapapansin nyo, not all the time yung mga lagi nating kasama, eh sila rin yung kasama natin ngayon. So may mga ilang pagbabago, pero ganun pa man, tuloy-tuloy lang tayo, padyak lang, diba? Bawat bike ventures may bagong natututunan, may bagong karanasan. Kita-kits tayo, Villaronte Farm. Ayan mga ka-flex, so sa mga gusto makapunta sa San Pedro Hanging Bridge, ayan, so makikita nyo naman pag highway na naman Santa Rosa, ito, ayan, yung kaliwa na yan. Ayan San Isidro Toda Terminal, ayan, may Toda kayo makikita. Kakaliwa lang kayo dyan. Pagkakaliwa ninyo, dire-diretso na yan. So bisitahin din, tangkiligin natin, San Pedro Berang Hanging Bridge. Woo! Free wheel. Adyo. So maaga pa rin, marami tayong nakakasabayan at nakakasalubong ng mga bikers sa daan. So kanya-kanyang lakad, kanya-kanyang padyak. Kring-kringan natin sila siyempre. Mamansin man o hindi, tuloy lang. So ayan mga ka-flex, may unting ahon na naman. Hanggang di pa tayo pinapamubuan sa ahon natin sa Aulo Dam. Grabe! Barangay H. Romero. So ibig sabihin, Zaragoza na tayo. Ay, sa Zaragoza na tayo, ladies and gentlemen. Ayan yun, mga ka-flex, ladies and gentlemen, no? Bike lane, motorcycle lane. So dinedicate nila yung shoulder para sa mga nagbibisikleta at mga nagmomotor. Ayos yun. Kasi nga, national highway din to, mahirap na pumagitna. So at least, ayan, naglagay sila ng mga markings sa shoulder, motor, and bike lane. That's good. Zaragoza 4 kilometers, Aliaga 12 kilometers. Stopover muna tayo sa may 7-11 dito. Na-replenish lang saglit. So ayan mga ka-flex, time check natin 7:30 plus, 7:33, 34, 35, mga ganun. At nasa 21.80 kilometers na yung tinakbo ko from Cabanatuan hanggang dito sa point na to, sa may ano na tayo, may, sa may bandang Carmen, Zaragoza. So may 7-11 dito kaming inintuan ni Gian. At 1 hour 14 minutes na yung running natin, yung takbo natin. Pero syempre may mga pahipahinga in between. At so far yung padyak natin, ano naman, smooth pa naman, medyo patag. At may konting ahon sa mga bridge, pero okay lang naman. So replenish lang kami konti dito sa may 7-11. Ayan, date lang namin to ni Gian. And off we go na ulit sa may Villaronte Farm. So ayan, 7-11 Carmen tayo ngayon sa may Zaragoza. Okay, let's roll. Zaragoza Jollibee 3 kilometers na lang.
Pero ewan ko kung aabot pa kami doon bago mag Jollibee o liliko na kami, kasi merong kakaliwaan, ladies and gentlemen, mga ka-flex. At papunta na yun ng San Antonio. Alright, medyo marami-rami mga bikers to. Bell-bell na natin. Alright. Good morning. Medyo parang na-visualize ko na kung saan yun, kasi parang nagdaan na rin kami dun nung matagal na panahon, nung nag-outreach program kami, yung school, sa bahay ni San Jose. Hindi ko sure kung doon nga din yung daan, pero titingnan natin. Malapit na yun dito eh. Almost, ano, almost clean yung section ng daan. So, syempre may mga bumps, mga bato-bato, pero okay siya. Okay siyang padyakan. Kasi nakaka-stress nga naman din kung nasa highway ka, diba? Pero goods to. Ayan o, may mga marking na bike lane, motorcycle lane. Galing. Okay. So ito na, San Antonio, 14 kilometers. Kaya lang, may belo lang kami. So kakaliwa na kami dito. So dire-diretso na yun. Nakaliko na tayo dun sa may likuan. Pero sabi dun eh 14 kilometers ang San Antonio. Di ko alam kung doon sa 14 kilometers na yun eh before ba yung Villa Ronte Farm doon, o imamax out natin yung 14 kilometers. So medyo tiyas ako nakapag-load. Di ako nakapag-mobile data, kaya hindi ko sure kung gano'n na kami kalapit. Pero magtatanong-tanong lang din kami. So far medyo ano naman yung road. Okay naman. Wala na shoulder. So one way papunta, one way pabalik. So presence of mind lang din. Lalo na first time natin pumunta sa lugar na to. Achievement unlock na naman sa Galawang Guapogi Bike Ventures. Kung makikita nyo, ladies and gentlemen, mga ka-flex, may distansya kami ni Gian. Hindi dahil sa gusto kong mauna siya, pero ganun na rin, para nababantayan ko siya. And at the same time kasi, ladies and gentlemen, may speaker siya. Naka-speaker yung phone niya. So pag nagsalita ako malapit sa kanya, eh maririnig yun, makaka-copyright ako sa YouTube. Sayang naman yung effort natin sa vlog kung mahagip ng music natin, ay ng camera natin, ng video, kaya pinapatugtog niyang music. So pero pagka di naman ako nagsasalita sa video, nakadikit naman tayo. Tuloy-tuloy lang tayo sa pagpadyak, mga ka-flex. Makita nyo naman yung view natin ngayon. Wala tayong kasabayan. Kami lang nigiyan ngayon. Oh, naririnig nyo ba yan mga tweet-tweet ng ibon? So, di pa namin alam kung gaano pa kami kalayo sa Villa Ronte. Pero feeling namin darating pa rin kami dun. At ayan, nam-nam lang natin. Alright, tingnan nyo yan, ladies and gentlemen, mga ka-flex, yung ganda na Nueva Ecija. Hayaan nyo nga ang Galawang Guapogi Bike Ventures. Sa aking folding bike vlogs, eh maitour ko naman kayo kahit papano sa mga destination to be, sa mga pwedeng puntahan gamit ng motor, bisikleta, sedan, SUV. Yan, tatry natin ang ating mga kaya sa bike ventures na mapuntahan ng mga local spots, tourist spots, destinations, local products, establishments na worth it puntahan at bigyan ng suporta. Maligayang pagdating San Antonio, Nueva Ecija. Nakisama din kahit papaano yung panahon. Sana ganito lang, huwag na muna uminit. Medyo malayo na yung pinadyak namin. One way pa lang, ha. Napasubo na naman ng Galawang Guapogi. Hindi nga tayo umahon, kaso medyo intense naman yung ano natin, padyak natin na malayo. Whoop! Meron kami parang nadaanan na medyo busy na area. Parang maliit na bayan. May mga talipa pa, may mga stores. Tapos may nintuan din kami ni Gian para ma-counter check. So sa pinapadyakan namin na to is around 5 minutes na lang yung padyak. Pero syempre sa sasakyan yun, eh nakabike kami, so malapit-lapit naman na rin daw, sabi ni Gian. So unti na lang,
Nakakarating kita sa Villarante Farm. Konting patsyak na lang. Time check natin mga ka-flex, 8:30, past 8:30 na. At nandito kami sa may I Love San Francisco. At naka 2 hours and 10 minutes na akong pumapadyak running time. So nasa 37 kilometers na, papunta pa lang kami sa Villarante. And base dun sa ano ni Gian sa maps, eh meron pa kaming 3.5 kilometers na pepedalin. So medyo malayo-layo na to. Baka parang 37 na yung tinakbo ko. Baka nasa 40 kilometers papunta pa lang ng Villarante. So ayan, papadyak na ulit kami. Pero ayan yung update. Medyo di naman ganun kainit yung panahon, pero syempre nakakapagod din. Lalo na pareho kami ni Gian na nabakante na isang buong linggo. So medyo malayo itong binike natin ngayon, pero kakayanin natin. So on the way na ulit kami. Ha? Ano? Sumubra na tayo? Paano? Teka, naku po. Pag ganito talag tayo, sigurado? Magtanong na tayo din para ma-safety tayo. Yung 3.5 kilometers na nalagpasan na natin. Ay! Okay lang. Kaya talaga. Padyak tayo na padyak eh, no? Huminto tayo dito kanina, ladies and gentlemen. I Love San Francisco. Ngayon, noong pumadyak kami ni Gian ng konti, lumalayo naman na daw kami. So ibig sabihin, yung distance namin mula dun sa San Francisco na yun, eh 3.5 kilometers. So ibig sabihin, sumobra na kami. Ay, dako. Well, ganyan talaga mga ka-flex, no? Talagang meron tayong natututunan, nadidiscover, di ba? Sa bawat bike ventures, laging meron mga ganito. Pero, so lumagpas kami. Babalik kami doon. Magtatanong na kami banda doon kung saan yung meron kaming nakita mga talipa pa. Magtatanong-tanong na kami doon. So ito yung sinasabi ko na parang medyo maliit na bayan, medyo busy na area. May mga talipa pa, may mga mabibilihan. Mas kakanan dito. Ngayon, pagkakanan, check natin. Gian, ano, tumama? Ha? Tumama? So, baka dito na yun. Uy, may kinaliwan kami. Yun, nagka-markings na. Villarante. Magkaroon na ng ano, signs. Yun. Ayan. Villarante, may sunflower na agad. Welcome Villarante Agritourism Park. So let's see. So medyo rough road ang papasok. Okay ladies and gentlemen, mga ka-flex, almost here na tayo. So papansin ninyo, medyo rough road papasok. And mayroong mga vendors na agad dito sa bungad. Kung sakali na kayo ay nagbike gaya namin papunta dito sa Villarante. So yan, okay. So may mga ano rin, may mga dumating din na mga ano, mga bikers from ano saang lugar siguro sila. So eto na, finally narating din natin. Okay, okay mga ka-flex, time check natin, almost 9 o'clock na. And upon departure sa Kabanatuan, at naligaw tayo ng konti doon, nakarating din tayo 41 kilometers from Kabanatuan City papunta dito sa farm Villarante. So dito na rin tayo. At kung ano pa yung mga pwede nyong makita dito. So marami din tayo na spotted ng mga siklista, mga galing ibang lugar. Meron din mga naka 4 wheels, sedan, SUV. So check din natin kung ano yung mga meron na mga pwede nyong makita dito sa loob. Pero ayan, dalawang oras mahigit na pumadyak, 41 kilometers, 9 o'clock. And okay naman yung kakapuntahan natin sa loob. So papasok tayo and well, let's see kung ano yung mga Instagrammable na pwedeng makita nyo dito sa Farm Villarante. So gagawin ko muna kayo ng short montage. Panoorin nyo muna to.
Flex. Kasama natin ngayon the man behind ng success ng Pharma Villarante, si Sir Mark. Ayan, no? So, siyempre, meron siyang gustong sabihin, i-message sa inyo sa mga nagbabalak pumunta ngayon, lalo na't magba-Valentine. So, invite niya kayo ngayon sa kanyang farm. Ayan. Hello po, ini-invite ko po kayo dito sa Villarante Agritourism Park. Kami po ay matatagpuan sa ilang-ilang street, San Francisco, San Antonio, Nueva Ecija. Yan. Sobrang dami nyo nang makikita. What more pag tumagal pa? So, daming, ang daming gustong gawin ni Sir Mark sa lugar na to. Talagang parang ito na yung destination to be pagdating sa mga flower farms dito sa Nueva Ecija. Talagang yan, no? Malawak to, mga ka-Flex. Ang daming mangyayari ngayon pa lang. Ngayon pa lang, ha? February pa lang ngayon. Paano pa pag nag-March, April? Sabi ni Sir, yung sunflower, ang full bloom niya ay kailan na, Sir? Sa next month. Yung next month. Mga third week. Yung third week. So, abangan nyo yan. Add nyo sa bucket list ninyo, ha? So, ito tayo ngayon. Buhay na buhay tayo. Sobrang lakas. May pabaon pa nga si Sir Mark na ano sa atin, eh. may pabaon siya sa ating lupa. Ayan. ayan, so, goods na goods yung galawan natin ngayon dito. So, thank you very much, Sir, sa iyong time. Ayan, Sir. Away ka naman dyan, Sir. Ayun. Nakita mo na yun yung purple saka yellow na yun. Ito, isang diretso na yan. Nice! Mas maganda! So, nakikita niyan mga ka-Flex, ha? Kung ano pa yung mga magaganap dito, ano pa yung mga itatanim dito, di ba? So, pumunta pa tayo banda doon. So, ayan, ha? Access natin ngayon. Di tayo umabot dito. Pero ngayon, ayan. Ayun. Sir Mark lang malakas. Villarante lang ang malakas, oh. Tataniman pa yan. Ay, gaganda pa to. Ladies and gentlemen, mga ka-Flex, ngayon naman. So, ayan, ladies and gentlemen, ito talaga pinaka-pinunta natin dito sa Farm Villarante. Hindi nyo lang naitatanong, drummer kasi ako, kaya paparinggan ko ngayon ng konting ano natin, konting sample natin ng drums para naman na kahit pa paano, eh, masulit-sulit natin yung punta natin dito. So, check lang natin, sound check natin. Pa tayong practice yan, pero medyo good naman na yung paano natin, no? So, good! Lakas! Okay, so ladies and gentlemen, mga Flex, buti talaga may dala tayong basket ngayon dahil mapapakilabangan natin siya. So, ayan, may uuwi tayo. So, buti na lang talaga, hindi ko tinatanggal tong basket na to. Marami tayong may kakarga dito sa mga susunod pang bike venture. So, ladies and gentlemen, mga ka-Flex, konti na lang, magna-national highway na tayo. Makapag-merienda na rin kami. Hanap lang ng lugaw. Medyo napagod na, nakapagod, solid. Ito na yung pinakamalayo namin ni Gian so far. At ng bike ventures, Villarante. Ayan na, natatanaw ko na. Ito na, mga ka-Flex, kakala na tayo dito. Pupunta sa Ragosa na to, Santa Rosa, Cabanatuan. Pag kumaliwa ka naman, La Paz, Manila, Tarlac.
Flex. Dito na kami sa may ano, Carmen. Ayan, dyan tayo nag-stopover kanina. At mag-11:40 na. Ayan, tinanghali na kami pero around less than 10 kilometers na lang pabalik na Santa Rosa. At nag-early lunch kami dito sa may Parecoy's Pare Silog. So, ayan, yan yung ano natin. Kumain na muna kami ni Gian para na may lakas kaming dumiretso pa dun. Right, so padyakan na naman at na-deadbat na yung phone ko. So, ewan ko lang kung na-record pa yung pauwi kong mga kilometro. Sayang din yun, pero padyak na ulit! Konti na lang, ladies and gentlemen. Santa Rosa na! Malapit na, na-deadbat na yung phone ko kaya sa GoPro na ako nagre-record. Mag-aalauna na rin. Alright, mga ka-flex. Pasado alauna na siguro. At nandito na ako sa may gawing Kapitan Pepe Phase 2. Didiretsuhin ko na to pa terminal. Malapit-lapit na yun sa amin. And siguro, ayan. Nag-aalala na siguro sila sa akin sa bahay. Paano? Na-deadbat yung phone ko. Hindi ko na-off yung mobile data sa mga biyahe. So, na-deadbat. Masama pa dun. Kahit yung Strava, yung Samsung app, yung record ko, eh, hindi na pumasok. So, nakakalungkot ng konti yun. Kasi by far itong Villaronte Bike Ventures natin yung pinakamalayo kong pinadyak. Along the way nagtitinginan tayo dahil meron tayong sun tower sa likod. So yan yung ganap. So ngayon wala pa, wala pang katao-tao dito sa phase 2. Mamayang hapon panigurado maraming tao na naman dyan. So tayo pauwi na rin, thank God. Grabe, wala ako sa kondisyon. Tapos dalawa lang kami ni Gian. Siyempre iba pa rin pag kayo marami kayong pumapadyak, diba? Eh dalawa lang kami. Pero naitawid naman namin. Approaching na tayo ng Circumferential Road. Kumulimlim na yung panahon. Actually yun yung isang pinagpapasalamat ko dahil oo, malayo yung travel namin ngayon. Travel papuntang San Antonio pero hindi naman siya ganun kainit. So thankful pa rin ako kahit papaano sa bagay na yun, sa aspeto na yun. Sa inyo na po yan. At least yung iba nating food na di naman natin nakain, ibigay na rin natin, diba? So, let's talk. Bigay na lang. Huwag may sumobra. Malapit na tayo makauwi. Kunting push na lang. So, yan yung bike ventures natin nga. May bago tayong natuklasan na lugar. May bago tayong natutunan. May bago tayong karanasan. Padyak lang. Right. So, pinagtitinginan pa rin nila ang galawang sunflower sa likuran ko. Pero okay lang. Yan ang galawang guwapogi para sa pag-ibig. Yun. Ladies and gentlemen, mga ka-flex, finally. Unting-unting padyak na lang talaga. Bahay na. Woo. Grabe. Pinakamalayo. Grabe. Congratulations to galawang Gupogi Bike Ventures. Hindi lamang meron tayong bagong napuntang lugar, kundi yun din yung pinakamalayong pinadyak natin. Ay, sarap sa feeling na nakauwi na rin na maayos. And of course, bago magtapos ang vlog na to, gusto ko pasalamatan yung mga logo na lumalabas sa screen natin ngayon. Hindi po magiging possible ang ating galawang Gupogi Bike Ventures kung wala ang kanilang mga tulo. Maraming maraming salamat po. At sa parte na to, liliko na tayo kasi dun sa kabilang kanto sa amin, sa isang entry point,
ginagawa yung daan. Kailiko na tayo dito. Ay! Bahay na ulit!